Panahon na ng pagpapango, dahil sa iyo ay kinakailangan. Tayo na magkulong-kulong na paulari ng mahal na Panahon na ng pagbabago, sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong, napakong na rin ang mahal natin bayan. Pagbabago, patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng kuminhawa tayo. Bago malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Yon mga kaibigan, magandang araw po ng Biyernes sa ating lahat, and siyempre happy 4th year po sa akin, no? tayo ay nasa ika-4 na taon na dito sa YouTube, mga kaibigan. Yon. Okay? So ano ba? Lutang tayo, mga kaibigan, lutang tayo, pero kinakailangan natin mag-live. Okay, so magandang araw po sa ating lahat, sa mga kababayan natin from Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat po ng mga ka-OFW natin saan lupa-lupan po kayo ng daydig naroon. Isang mapagpalang araw po ng Biyernes sa ating lahat. And I think we are going to have a short live lamang tayo ngayon, mga kaibigan, dahil sa dalawang issue lang yung ating pag-uusapan ngayon, ano? Unang-una po, yung pinaka-main issue natin, itong siya tungkol po dito kay Maharlika. Maharlika! Yeah. And meron tayong ilang mga... Actually, natalakay na natin ito, mga kaibigan, ino? Itong inilabas na bago, di umano, no, napaputok. Ayun, mga kaibigan, pag kasi Maharlika nagpaputok, para talagang kumbaga ay tinatawanan na lang natin, no, mga kaibigan. Siguro baliw na lang, baliw na lang naman ang maniniwala dito kay Maharlika, no, mga kaibigan. So dalawang issue lamang po yung ating pag-uusapan ngayon. Una yung kay Maharlika, pagkatapos tayo ay magsasayaw ng chacha mamaya. And meron tayong papaabutan ng ating pakikiramay, no, mga kaibigan.
And mamaya na sa bandang huli, okay? And bago tayo magpatuloy pa, ay shoutout muna natin at ating welcome itong mga kaibigan natin na kanina pa naririto. At lagi tayong sinasamahan na dyan si Infinite Stream. Shoutout! Cesar Pilar, shoutout! Lahat na walang katuturan ang mga pinagsasabi ni Maharlika. Pero sinasakyan lang ng mga DBS, wala na kasi silang ma-issue sa Pangulo. Tama, di ba? And dagdag pa ni Cesar Pilar, hindi nila mapipigilan ang tagumpay ng admin ni PBBM kahit anong gawin nilang paninira. Tama. Trigger, Wonder Woman kanina isa, tapos isa Trigger Woman 888, shout out. Dito lang yan, yung merong Wonder Woman, may Trigger Woman pa, di ba? Berhel Valencia, shout out. Sabi ni Berhel Valencia, yung PDEA, yung PDEA copy made in recto, pinakita ni Marlika, ha ha ha, di ba? O Ma'am si Ma'am Martel T, na dyan na rin, shout out. Si Ma'am Priscilla Acepcion, shout out. Si Maricel Soriano, di na may tumatahimik ng tao, nakakasuhan si Maharlika dyan, matik yan, sabi yan ni Berhel Valencia. Okay, and yon Priscilla, and Ma'am Maricel T. Bisrak Vlog, shout out, Bisrak Vlog, na dyan si Bisrak Vlog, mga kaibigan, shout out. Ayun si Bisrak, okay. Ima Rebecca Lagmay, shout out. Aiko Ichikawa, shout out. And Konbanwa, Aiko Konbanwa. Mel Warren, shout out, Mel Warren. We have, meron kagad tayong 19 viewers in the house. Baka naman po, ah, katulad nung lagi nating ipinakikiusap sa lahat, no, mga kaibigan. Baka naman. Baka naman pwede habang tayo ay nagla-livestream dito, ay sabayan nyo na rin po ako ng LS, mga kaibigan. Mag-LS na rin kayo. Like and share po, mga kaibigan. Like and share para sa ganun ay mas marami pa po yung mga kaibigan natin o mga kakilala natin na mapahatdan natin ng mga pinag-uusapan natin dito sa ating channel. Si Ma'am Carmen Lee, shout out. Tuturon si Hitad, bangaw siya, ang totoong adik, di ba? Kalma. Kalma lang, okay? Yon. At Miss Beauty Bisrak, shout out, sabi ni Ma'am Martel T. And nandiyan na rin si Cheryl Santa Maria, shout out. So yun na nga, no, mga kaibigan, ha? Yan, batian, libre yan, walang problema dyan, no, mga kaibigan. Okay, anyway, shout out po sa inyo lahat, magandang araw pong muli, at ito, pakita natin yung ating pag-uusapan ngayon, mga kaibigan. Asan na yun? Asan ka na? Yan. So, pag-uusapan natin ngayon, mga kaibigan, meron tayong hahanapin, no? Actually, itong pag-uusapan natin, ano, mga kaibigan, ay segunda na lang, ano, kumbaga secondary na lang po ito, no, mga kaibigan. Dahil ang totoo niyan, mang-aasar tayo ngayon, mga kaibigan, ha? Mang-aasar tayo ngayon dahil anong petsa na nga ba, mga kaibigan? Anong petsa na? Ngayon ay Abril, tama nga ba ako? Oo. Oh. Abril 5 na, mga kaibigan. Abril 5 na po. April 5 na, 2024. Ha? So, kapag ka sinabi kasing April 5, 2024, pasok na pa sa itong buwan na ito, mga kaibigan, pasok na rin po tayo doon sa pinaka second quarter ng 2024, no, mga kaibigan. And pag sinabing second quarter, ay alam naman na natin yan, no, mga kaibigan, na merong ano, merong hula itong si ano, di ba? May hula itong si Harry Roque, di ba? At saka yung mga
DDS na sabi nila, mga kaibigan, ay hanggang second quarter lang daw si PBBM. Diba? So, anong petsa na, mga kaibigan? Bakit sandali nga ba? Pakicheck nyo nga po, mga kaibigan. Pakicheck nga po sa Malacanang. Baka iba na ang pangulo natin. Baka iba na ang pangulo natin, mga kaibigan. Ha? Pakicheck nyo po sa Malacanang. Yung mga nariya sa Pilipinas. Check nyo nga po yung Malacanang. Si PBBM pa rin ba? Ito si PBBM pa rin. Ang pangulo na nasa Malacanang, mga kaibigan. Eh, asan na yung second quarter na sinasabi Harry Roque? Yeah. And mga kaibigan, sabi nila April daw ay mailalabas silang video, no? Bakit hanggang ngayon as 5 na ng April, mga kaibigan, nasaan na yung video? Hindi pa rin ba tapos i-edit? Hindi pa rin ba tapos i-edit yung video, mga kaibigan? 'Di ba? Ang dali-dali gumawa ng video. Tingnan mo si Bistrack kanina, oh, ang dali-dali nakatapos na rin kagad ng kanyang live. May video na siya. 'Di ba? Pero ako nagtataka ako dito sa grupo ng mga DDS at saka dito kay Maharlika at saka doon sa sinasabi niya na may hawak daw ng video na ngayon naman ay ini-edit pa raw sa China. Aba, ang tagal namang i-edit. 'Di ba? Asa na yung video, Maharlika? Asa na? April 5 na, 2024. Pinagbigyan namin kayo ng January 5. Wala nga kayo nailabas na video eh, di ba? Pagkatapos, nung hindi magtagumpay, yung mga pinaggagawa ninyo para ipabagsakin ang administrasyon, sirain ang administrasyon, binuhay nyo na naman yung ano? Binuhay nyo na naman yung tungkol dito sa video-video niya to na sinasabi nyo na di umano ay nagpupulburon si PBBM. Asan na? Arnedo Olae, shoutout. Tunis character idol, di ba? Asan na yung mga video na yan, di ba? Ngayon, ang nakapagtataka, mga kaibigan, alam nyo dito magaling eh, no? Dito magaling itong mga ano, itong mga hinayupak na to. Dito magaling itong mga hinayupak na to, mga kaibigan, no? Kapag ka wala silang mailabas na doon sa kanilang mga sinasabi, hindi nila mapatunayan, di ba mga kaibigan, sila ay naglalabas ng ibang issue para pagtakpan, no? Para pagtakpan yung mga issue na hindi nila mapatunayan, no mga kaibigan. So ito nga, di ba, ito na nga, wala silang maipakita na o mailabas na video, mga kaibigan, na nagpupulburon, di ba? Nagpupulburon itong si PBBM ay iba na naman ang inilabas nitong si Maharlika, di ba? Kabsat Makoy, shout out. Nandiyan ba si Kabsat Makoy? Kasi minabasa akong ano eh, na imbag na rabi. Pinipisin pala yung binate, no? Okay. So ito na nga mga kaibigan, no? Since walang maipakita na video. Di ba? Walang maipakita na video itong si Maharlika ay naglabas siya ng bagong post, mga kaibigan. Wala namang ano. Kumbaga, actually, hindi na nga po kapatol-patol ito dahil sa wala naman po itong ipinag-iba doon sa ano, doon sa operational report, pre-operation report, di ba? Wala asaka doon sa ano ba isa pang ano, pre-operation report at saka yung authority report, no, mga kaibigan. Ito, same din, galing sa PDEA, mga kaibigan, eh wala pong ipinagkaiba. Diba? Pero, sabi nga, makasama ko lang kayo ngayon, tulad ni Lola Recon dyan, na nariyan, shout out, diba? Gamitin ang papel na inilabas ni Maharlika, no, mga kaibigan. At paglaruan uli natin. Tulad na lang yung paglalaro natin doon sa pre-operation report at saka doon sa anong tawag doon, mga kaibigan, yung authority report, no, mga kaibigan. Okay, ito. Ito ay ipinost niya ni Maharlika, mga kaibigan. Ipinost ito ni Maharlika. Ayan. Ano? Breaking news pa eh, no? O, diba? Breaking news pa. O.
Bagong Al. Bagong A1. Ano ba to? Bagong Al? Bagong Al, haha, o bagong A1? Hindi ko malaman, no? Pero ako, pag kung ako yung sinasabi nitong Al, eh, hindi na ako bago, luma na ako, mga kaibigan. Pero ito, ito. Mag-ano lang natin, no? Basta meron lang tayo mapag-usapan ngayon, mga kaibigan. Sabi niya doon sa kanyang post, breaking news! Bagong Al, sabay tawa, hahaha. Panibagong dokumento na may naka-witness na sumisingot si Marcos Jr. ng puting pulburon. Pag may puting pulburon, mga kaibigan, anong flavor nun? Kapag ka kasi medyo yellowish, di ba? Pag medyo yellowish, ang flavor nun, depende. Pwedeng mani, di ba? Pwedeng, may vanilla flavor ba na? May vanilla flavor ba na ano ng pulburon? Kapag kakulay violet naman, di ba? Ubi flavor ng pulburon. Pero yung puti, anong flavor nun? Crema, no? Cream o kaya gatas, di ba? Gatas. Milk flavor, no? Milk flavor, mga kaibigan. Yung nakita daw na sinisinghot daw ni Marcos Jr., no, mga kaibigan. Kailan daw yan? Ha? Oh, kung matatandaan ninyo, yung pre-operation report, mga kaibigan, ay March 11. Di ba? March 11. Miss Esteban ako, shout out. Diba, March 11, 2012, yung pre-operation report at saka yung authority report, di ba? Ngayon, ito mga kaibigan, inagahan naman, no? Dahil ito ay parang ano ba to? Investigation, diba, sa ano man to? Investigation naman, no? Kumbaga, ito ay memorandum galing po sa investigation division. Okay? Sabi rito, March 10, 2012, nang pirmahan ang request para sa pag-aresto sana, pag-aresto sana kay Marcos Kuting Jr. Ngunit, ayon sa puting ahas, ito si Mahalika, mahilig pa sa puti, ano, mga kaibigan, puting pulburon, puting ahas. Pero yung ano, kumbaga kung ano yung kinahilig niya sa puti, mga kaibigan, ay siyang itim naman ng kanyang budhi. Di ba, Mami B? Nandiyan na si Mami B. Shoutout, Mami B. E-Lynch. E-Lynch. Zap. Shoutout. Pinapa-edit pa, sir, ni Maharlika. O, pinapa-edit pa ni Maharlika. And yung kaibigan na rin natin, nariyan na rin si Inaro Story. Shoutout. So ito na mga kaibigan, di ba? Ang sabi na rito ay ngunit ayon sa puting ahas ay nakipagsabwatan si Lisa Tanas and Show More. Hindi ko na po ano kasi importante ma-screenshot ay itong ano, itong papeles, no? So hindi ko na naipindot yung show, di ba? So ito mga kaibigan, 2012 ay nakipagsabwatan daw itong si Lisa Tanas, di ba? As kung babalikan natin yung mga kwento nitong si si Maharlika, di ba mga kaibigan, ang sabi ay nakipag-usap, nakipag-areglo, gano'n, no? Yung mga something like that, di ba? Oh, sabi ni Trigger Woman, saka Sir Al, ano yun? Ito. Sabi niya, saka Sir Al, ha? Legit daw sabi ni Priscilla Sefcion na ikaw yung puting ahas, kaya lang fake news kasi itim na itim ata ang ahas mo. Ay, hindi naman itim na itim, kayo naman. Medyo kulay kayo manggi naman. Nakakusan na naman mapunta yung usapan na itim na ahas na yan. Ha? Medyo kayo manggi naman. Ha? Mamaya yan, sasagot na naman si ano niya, si Mami B. Buti na lang, wala pa dyan si Tita Twiller Wilfred, no? Pag nandiyan pa si Tita Twiller Wilfred, baka kung ano na isipin dyan sa sinasabi ninyo na ano, na itim na ahas na yan. Asa na tayo? Ito, balikan natin ito mga kaibigan. Na ba? Ito ba yun? Damit-tamali ako ng pindot. 1, 2, 3. Andali, hanapin ko mga kaibigan na wala. Ayan, 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 ayan. Ito.
bumalik. Okay? So, as per the kwento ni paano? Maharlika ng mga kaibigan sa mga nakaraan, di ba? Na kesyo hinilot daw, no? Hinilot daw o may kinausap daw itong si FL Lisa para sa ganun ay hindi daw ituloy, no, yung pag-aresto. Yun ang kwento niya, di ba? Okay. So, more or less, mga kaibigan, yung kwento na parang perya, parang Ferris wheel ba na paikot-ikot, paikot-ikot at walang kasawa-sawa, di ba? Hindi na rin makakahalata itong si ano, itong si Maharlika, mga kaibigan, na kahit mga DDS na mga vlogger at saka influencer na sumusuporta sa mga Duterte at sumusunod sa kanya, eh hindi na rin nakakahalata na para bagang ano, para bagang kumbaga ay inuuto na lang siya, di ba? O sumama pa sa pang-uuto itong SMNI, no, mga kaibigan? Ah, ingat ah, ingat, ingat, ingat. Ay, Mami B, ingat ah, ingat sa ano, ingat, basta ingat. Hindi pwede sabihin, basta ingat na lang yun, no, ingat na lang. Well, di ba mga kaibigan, ano, maging itong SMNI ay nakikiya, kumbaga, para bang ano eh, para gang nakikiloko-loko na lang din kay ano, di ba? Isipin niyo, alam naman nila, di ba? Napakatatanga pagka, halimbawa sabihin niyo na kayo ay ano, kayo ay news network, pagkatapos kayo ay mayroong mga anchor, mayroong editor, di ba? Napakalaking katangahan pag sinabi niyo na yung mga pinapakita ni Maharlika ay mga legit na mga papeles, di ba? So ibig sabihin, mga kaibigan, alam nila na puro gawa-gawa lang itong mga dokumento na to pero sinasakyan, di ba? Joseph Bangag at Joseph Bangag. Joseph Bangug, shout out. Alam nila mga kaibigan na ito ay gawa-gawa lang pero sinasakyan na rin ng mga SMNI, di ba? Ano ibig sabihin? Ano lang pinapakita nito mga kaibigan? Pinapakita lamang ito nito na kumbaga sila-sila na lang yung naglulukuhan, di ba? Sila-sila na lang yung naglulukuhan, sila-sila na lang yung ang galing-galing ni Maharlika, lakas-lakas ang ano. Isipin niyo yung naging content natin noong nakaraan, di ba? O si Jason Sa na binabayaran ng 1 million kada buwan ng SMNI, ano ang tawag kay anong sinabi kay Maharlika, mga kaibigan, di ba? Meron daw siyang gonorrhea sa bibig. Isipin niyo yun, di ba? Ginegess mo sa mga ano, nagegess sa SMNI pagkatapos sinasabi ang may gonorrhea sa bibig, di ba? Sagwa kaya nun, no? Bakit sa bibig ka magkakaroon ng gonorrhea? Kasi yung gonorrhea, tulo yun, di ba mga kaibigan? Tulo yun, tulo. O, at sagwa naman nung ano, yung may tulo ka sa bibig. Di ba, Tarantaro? Shout out dyan, Tarantaro. So, ito na mga kaibigan. Ito, puntahan na natin itong ano, itong pinaka dokumento. Eh, ito na mga kaibigan, tulad din ng dati. Di ba? Nabago lang yung ano, nabago lang yung petsa. Di ba? Ayan, naging March 10 lang. March 10, 10 to 2012, no? Sabi rito, memorandum. Memorandum. Tama spelling. For Director IIS. Ano yung IIS? Hindi ko na ano yun, ah. Okay? Baka investigation or whatsoever, di ba? IIS, okay. From galing sa Investigation Division. Yung report na ito, yung memorandum na ito, mga kaibigan, ha? Ang subject, reported. Ibig sabihin, naiulat. Di ba? Iniulat. Iniula. Reported nefarious activities. Uy, malalim-lalim itong nefarious, mga kaibigan. Ano ba ibig sabihin ng nefarious? Ha? Alam nyo, pagka nakakakita tayo ng mga medyo malalim-lalim na masalita na hindi arok ng ating kaisipan, mga kaibigan, eh ginugoogle natin yan. O, nandiyan na rin yung kaibigan natin, si Go Philippines. Shout out, Go Philippines. Diba? Pag hindi maarok ng ating kaisipan, yung, tawag ito? Yung salita, mga kaibigan, ginugoogle natin yan. Diba, Danilo Gonzalez, sabi niya, huwag kang mag-usgang tanga ang
mga tao, mas tanga ka sa kanila. Di ba? Meron tayong bisita, mga kaibigan. O Danilo Gonzalez, shout out sa'yo! Well, wala ko sinasabi, ha? Ang sinasabi ko lang, katotohanan, di ba? O ano tawag mo sa tao na alam yung katotohanan pero pilit na ikinukublir yung kasinungalingan? Ano tawag mo ron? Danilo, di ba? Ano tawag mo ron? Matalino, ganon. O bigyan mo ako ng ibang salita na pwede kong gamitin para ipakita kung anong klaseng tao, anong klaseng karakter meron yung mga tao na alam na kasinungalingan pero pilit na inilalabas na di umano ay katotohanan. O ano tawag doon? Sige nga. O yan, mga kaibigan ko na nagsasabi, tanga. O, di ba? Baka gusto mong sumama sa kanila. Magsama-sama na kayo. O, di na? Bawal nga pala akong tumawa ng masobrahan sa tawa. O, mas matindi si Tita Carmen. O, sabi ni Tita Carmen, dakilang tanga! Sandali lang mga kaibigan na wait lamang po. Tatago lang ako. Magtatago lang ako sandali. Tago lang ako sandali, ha? Okay na. Pwede na. Yan. Nag-addict lang ako mga kaibigan para mapigilan yung ating pag-ubo dahil nasobran ako ng tawa eh. Okay, ito. Ngayon. So, tiningnan ko mga kaibigan, sabi ko ha, pagka meron ako mga salita na hindi maarok ng aking utak, di ba? Alam nyo kasi, hindi naman unlimited yung utak natin. May limitasyon din yung utak natin. So, tiningnan ko yung kasi sabi rito, reported nefarious activities. So, ako naman, Google, no? To the rescue! Si Google, to the rescue. Arlene Bulado! Hoy, meron na naman isa ho. Arlene Bulado, shout out sa iyo, Arlene Bulado. Parang adik ka, ngiwi bibig mo. Oh, di ba? At least, di ba? Yan eh. Kasi nagpapasalam natin at binigyan tayo ng kanya ganyang klase ng labi. Di ba? Ngiwi man ang labi natin pero hindi natin ginagamit sa kasinungalingan kundi sa paglalahad ng katotohanan. Di ba, Arlene? Oh, shout out! Oh, di ba mga kaibigan, ang importante kahit na maganda pa yung korte ng hugis ng labi mo, mapangiwi pa yung labi mo, ang importante yung labi mo ginagamit mo hindi sa kasinungalingan, kundi sa paglalahad ng katotohanan, di ba? Oh. So, tinan ko yung mga kaibigan, ano ba yung nefarious? Nefarious, sabi ko, oy Google. Help. Yeah. Tinulungan naman tayo ni Google, di ba? Tita Joanna Twiller, nandiyan na si Tita Joanna Twiller, shout out! Sabi mga kaibigan sa Google, ang nefarious ay kasing kahulugan ng check. May kasing kahulugan din ito ng evil. At kasing kahulugan din ito ang corrupt. Ayon po yan sa Google, no? At ipatranslate natin yung subject mga kaibigan, reported na evil activities or reported na corrupt activities or reported na chinek na activities, di ba? So yan yung kahulugan ng nefarious, okay? Oh, salamat Google. Tuloy. So ito na naman mga kaibigan, meron na naman siyang Meron na naman tulad nung pre-operation report mga kaibigan. Meron na naman siya tinakpan dito. 'Di ba? May tinakpan na naman. Pagkatapos, ito and Bongbong Marcos. Ang ano pa mga kaibigan Etong report na ito ay ginawa noong March 10, 2012. Tama? Oh, 'di ba? March 10, 2012, ginawa itong report na ito. Sabi ni
Wag na tita. Babasa ko. Wag na. Tita, sabi ko sa inyo mga kaibigan, dumating si Tita Joanna na dyan. Ako, yung kanina tita, sabi ano, itim daw na ano, itim daw na ahas. O yan, banat naman yan. Sige na, basahin na. Sabi niya, aliang iwi ka mo na yan, masarap bumarurot, try ka mo niya. Diba? Sige, ito na. Ito mga kaibigan, ano, ito napansin din natin sa nakaraang dalawang dokumento na inilabas ko. Inilabas ni Maharlika, di ba? Bongbong Marcos at Bonget, no? Dated March 10, 2012, di ba? Ibig sabihin mga kaibigan, ngayon ko lang naisip, no? Kanina ko lang din naisip na yung at pala, di ba? Pagka halimbawa sa cellphone o sa social sa Facebook, di ba? Pagka ginamit mo ng at, di ba? At Joanna Twiller. Diba? Ibig sabihin, tinatag mo Joanna Twiller. O kaya, at Trigger Woman. Ibig sabihin, tinatag mo si Trigger Woman. Kaya pala, ang ginagamit nila, Bongbong Marcos, pagkatapos, nakatag po kay Bongit. Ibig sabihin mga kaibigan, noong 2012, ganun pala ang style ng pagtatype sa mga government na documents, no? Ilalagay mo yung alias, hindi yung full name, alias, pagkatapos itatag mo doon sa alias ng alias, di ba? Kasi Bongbong Marcos, alias yan eh. Tapos yung Bongit, alias din ni Bongbong Marcos yun, di ba mga kaibigan? Sabi-sabihin, yung alias na pangalan, itatag mo doon sa isa pang alias. Oh, di ba? Oh, hindi ba alam ito ng mga taga-SMNI? Alam ito. Lalo-lalo yung mga editor nila, di ba? Yung mga, mas lalong alam siguro niya, ano to, ni, yung ano, di ba? Ano ba yung trabaho ni Jason sa doon sa SMNI na sumusweldo siya ng 1 million isang buwan? Ano ang trabaho niya, di ba? Siya yung parang, naka-standby lang ata yun dun. Di ba? Imposible, hindi niya alam na mga kaibigan na hindi ganito ang paraan ng pagsulat or pagtatype sa isang government document, di ba? Walang at, pwede yan aka, as known as, di ba? O, hindi ba nila alam yon? Pag hindi nila alam yon, ibig sabihin, tama lang yung sinasabi natin kanina na sila, ay! Tanga. O, mas malupit pa nga yung ano. Ah, consultant, o yun, o, di ba? Consultant si, ano, si Jason Sa sa SMNI, sabi ni Go Philippines, di ba? Ibig sabihin, o, hindi ba pwede nila ikonsulta kay, ano, kay Joy Sonsa na tama ba itong ano, bakit ang ginamit at, di ba? Ginagamit ba yung salitang, yung at sa mga government documents? Eh, pag sinabi ni Joy Sonsa, ay, oo, ginagamit siya. O, di tanga! Di ba? Okay, punta na natin ito mga kaibigan. Okay, punta na natin ito. Actually, wala na mga ano eh. Wala naman na bago eh, no? Oh, parehas din eh. Yung date lang talaga ang nabago, mga kaibigan. This has reference to the reported nefarious activities, okay, of blank and blank of Unit 46, C, Rizal Tower Building, Rockwell Barangay, Poblacion, Makati, and Bongbong Marcos at Bonet with unknown address. Uy! Ito pa, mga kaibigan. Ito hindi naguitan eh. Hindi napansin, di ba? Bongbong Marcos at Bonget with unknown address. Sino hindi nakakakilala sa mga Marcos? Di ba? Daging Buena Obra. Shout out. Daging ba o daging? Di ba? O BMB Rico Blanco. Papacho. Nandiyan pala si Papacho. Shout out Papacho. Kaya ito mga kaibigan, sino ang hindi nakakaalam sa mga Marcos, sa pamilya Marcos? Sa Pilipinas, sino ang hindi nakakaalam sa pamilya Marcos? At sino ang hindi nakakaalam ng address ng mga Marcos? Ngayon ko lang napansin yun. O sabi yan, Bongbong Marcos at Bonget with unknown address. Hindi raw alam yung address. Ay! 2012! Ah, si Bongbong Marcos, senator yan, noong 2012.
Oh, hindi nyo alam ang address ni Senator Bongbong Marcos? Diba? Oh, sandali. Nagtiba yung pitch. Wait lang mga kaibigan. Alin natin. Yan, alright. Wait lang, ayusin ko lang ha. Pindot kasi ng pindot, ang likot-likot ng kamay eh. okay na. Yan, no? So, noong 2012, si Bongbong Marcos, senator na. Sabi dyan, unknown address, mga kaibigan, hindi raw alam ang address ni Bongbong Marcos. Di ba, meron bang ganon? Pagkatapos, ito pa mga kaibigan. A confidential informant personally appeared before this office and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly frequently seen. Frequently, ibig sabihin, madalas nakikita, no, mga kaibigan, inhaling white powdery substance, sabi dyan, no, suspected to be illegal drugs inside the above cited condominium unit, okay? And sa paragraph 3, recommended approval of the attached pre-operation report, authority to operate. Ito, mga kaibigan, ngayon ko lang din napansin, ha? Ito. Sabi dito, mga kaibigan, recommended approval of the attached, ha? Ibig sabihin, dito sa dokumentong ito, mga kaibigan, ay naka-attach. Alin? Yung pre-operation report at authority to operate. Ano ang petsa nung pre-operation report at authority to report? Ang petsa, di ba, kung matatandaan nyo mga kaibigan, ay March 11, 2012. Pagkatapos, itong investigation division, itong memorandum mga kaibigan, ay may petsa ng March 10, 2012. Ano napansin niyo? Pwede bang i-attach ko yung i-attach ko yung papel na gagawin pa lang bukas, i-attach ko sa papel ngayon? Hoy, bobo ako mga kaibigan ha. 'Di ba? Yung papel na nagagawin pa lang bukas, i-attach ko na sa papel na ginawa ko ngayon. Pwede ba 'yon? Tingnan nyo mga kaibigan, ngayon ko lang din kasi nabasa, kaya medyo ngayon ko lang din napapansin yun, no mga kaibigan, okay? Sabi dito, recommended approval of the attached pre-attached, ah? Naka-attach na. Pero ang petsa, March 11, ah? Oh. Report authority to operate, to conduct casing and surveillance to verify the veracity of this report for their possible apprehension if warranted, di ba? Oh, ang sabi dito mga kaibigan, i-verify pa lang kung totoo yung report nung informant, di ba? Pero para sa kanila, ebidensya na raw ito. Jocelyn Herrera, shout out. Para po for verification pa lang, ibig sabihin para mag-conduct ng surveillance at para i-verify pa lang kung totoo ba yung sinasabi nung informant. Pero ang sabi dito ni Maharlika, ayan no,
bagong dokumento na may naka-witness na sumisingot si Marcos ng puting pulburon. Di ba? Ang daming mga kaibigan. Pagkakaugnay-ugnay nung ano ng dokumentong ito, di ba? Yung pre-operation report at saka authority to operate may date na March 11, tapos ia-attach mo dito sa ginawang memorandum March 10, 2012. Di ba, mga kaibigan? Pwede ba itatype nyo na ito? Tatype nyo na ito pagkatapos saka pa lang ilalagay yung date, di ba? Hindi naman ganun, mga kaibigan. Date muna. Maliban na kung ano, ha? Kung may pattern na ito. No? Kung may pattern na ito, nilagyan mo na date ng March 10. Dapat sana, no, yung pre-operation report ay dapat one day ahead dito sa March 10. Di ba? Para walang butas, no, mga kaibigan. So, kayo na humusga. Di ba? Kayo na humusga. Obito Uchiha. Shout out, Obito Uchiha. Adyan na naman si John Jonalyn Sebastian na isang dakilang tanga. Inaraw. Ito si Jonalyn Sebastian, mga kaibigan. Inaraw-araw na rin ang pagkatanga nito eh. Diba? Hindi ka ba nakikinig, Jonalyn na Sebastian? Ayan o, yung mga dokumento na inilalabas noong mga sinusuportahan mo, noong mga inahangaan mo, puro mga gawa-gawa lamang. Bakit gawa-gawa? Kasi wala silang matunayan na totoo yung mga sinasabi nila tungkol sa nagpupulburon di umano. Diba? Alam nyo, walang gamot ang tanga. Diba? Walang gamot ang tanga. Kaya huwag kayong papayag na ano. Kung may pagkakataon pa na umalis na kayo sa pagiging tanga, umalis na kayo. Kasi walang gamot dyan, mga kaibigan. Gamot sa pagiging tanga. Tandaan niyo yan. Marcelino Herrera, shout out. Pinapansinin niyo. Bangag sila ang bangag. Iba sinasabi. Di ba? Iba-iba rin yung mga nasa dokumento. Di ba? So, yun mga kaibigan. Ano, sabi ko sa inyo, ito yung nai-content na natin noong nakaraan. At kumbaga ay binigyan lamang natin ng ano. May nakita ko. Ano ba ito? Ano ba itong marami na ito? Baka sa stencil lang yan, dumi na yan. Okay? Lahat yan papansinin natin. Kung kinakailang pansinin, papansinin natin yan, mga kaibigan. Okay? So, kayo na po ang humusga, mga kaibigan, kung ano ang masasabi ninyo dito sa tuwang-tuwa pa, eh. Oh. Ayan, tuwang-tuwa pa si Maharlika, mga kaibigan, no? Oh. Bagong dokumento raw, ayan, tuwang-tuwa pa, merong ah-ha-ha. Diba? May ha-ha-ha si, ano, no? si Maharlika, mga kaibigan, di ba? Tuwang-tuwa pa sa kalokohan niya. Alam ang hindi niya alam, hindi naman tayo mga bobo, di ba? So kayo ang humusga, mga kaibigan, kung ano ang masasabi niyo rito, alam na natin lahat 'yan, no, na ito ay gawa-gawa lamang, di ba? Dahil sa eto na, babalik tayo sa tanong natin kanina, di ba? Bakit ba nagpipilit kayo na naglalabas ng mga pendokumento? Ano ba ang totoo? Di ba? Ano ba ang totoo? Na ginagamit nyo lamang ito parang, kumbaga ay delaying tactics dahil sa ang hinahanap namin at hinihintay namin ay yung pulburonic video. Diba? Anong petsa na, mga kaibigan? Anong petsa na wala pa rin silang mailap na pulburonic video? Diba? Sabi nga ni Tita Carmen, no? Diba si Digong Nyong fentanyl ang totoong bangag sa bog utak sa fentanyl at marijuana? Diba? And sabi ni Tita Joanna Twiller, pulong palo, ano, palong palo ang recto kay Bukeke. Diba? Mahal yan. Actually, mura lang paggawa sa recto. Ang mahal doon, mga kaibigan, ay hindi na pala isasakay ng aeroplano. Isisirox lang pala ito pagkatapos ay i-email. Diba?
Pwede na pala magpagawa sa recto online. Diba, mga kaibigan? Troll nga naman. Oo, kahit saan pumapasok ka. Sabi ni Mel Warren. And, ngayon, drug test naman ang binibira kay PBBM. Mga tanga, di ba? Alam niyo sa totoo lang, mga kaibigan. Ito, nabanggit na lang ni Arnedo Olaes, di ba? Isipin niyo kung gaano katanga. Ah, mga kaibigan. Ang pinag-uusapan, ito ha, ang pinag-uusapan, ang subject ay yung pagiging addict di umano ni PBBM. Pinalalabas nila, no mga kaibigan, pinalalabas nila dito sa mga dokumento na inilabas nila, 2012 pa. Di ba? Anong pizza na ngayon? 2024 na? 12 years ago? Pagkatapos ngayon yung sasabihin na magpa-drug test. Hindi ba naman kayo tanga? Mag-isip-isip naman kayo. Uy, kayo. Si, ano pangalan itong mga to? Sina yung mga na-i-hide na? Kasama na si Joanna? Ay, ano pangalan? Sorry naman, Tita Joanna. Hindi ko. Ano pangalan ng mga kaibigan? Si yung mga troll na pumapasok sa atin, di ba? O, kasama na yung tatlo na yan, mga kaibigan. No? Hindi ba kayo nag-iisip? Di ba? Na yung mga sinusuportahan ninyo, na yung mga kahangaan ninyo, ay mga tanga, mga twiran. Dahil sa hindi na magtanda-ugaga dahil lagi nila nadidibank yung mga inilalabas nila ng mga resibo. Diba? Ngayon naman, ang sasabihin na naman nila ay magpa-drug test. Ilang beses ba magpapa-drug test? Diba? Eh bakit ayaw magpa-drug test? Eh, tanga ba kayo? Diba? Gawin niyo utu-utu ang pangulo namin? Ganun lang kasimple yun, mga kaibigan. And let's buksan naman ninyo, isipan ninyo. Yung inyong inihuhusga sa pangulo namin, no, naganap 2012, 2024 na ngayon. O, pagkatapos sasabihin nyo, dahil wala kayong mailabas na video, wala kayong, may nailalabas kayo mga peking dokumento, sasabihin nyo, magpa-drug test. Baliw ba kayo? Kung kayo baliw, yung pangulo namin hindi. Diba? Kung kayo tanga, yung pangulo namin hindi. Diba, Nixon Mendoza, shoutout. Sabi niya, no, tarantado ka, Vic Rodriguez, gusto mo magpa-drug test si PBBM, diba, nung election, hawak ang negative result, drug test ni PBBM, ang ano gusto mo palabasin? Peke yon, abogado ka talaga, diba? O kasama niya si PBBM noon, diba mga kaibigan? O ano lamang ibig sabihin nito? O wala rin isang paninindigan si ano? Wala rin sariling paninindigan ito si Vic Rodriguez. Diba? Dahil lamang sa inggit, kahit na lalabas na sinungaling na siya dahil kasama niya sa PBBM noong magpa-drug test dito dati, di ba? O. Tapos ngayon sabi niya, magpa-drug test na naman. Baliw! Ako si Vic Rodriguez, sa totoo lang, pwede ko sabihin na nangihinayang din ako sa effort na ginawa natin nung ano, dahil ipinaglaban din naman natin ito, di ba? Ipinagtanggol din natin. Kung alam lang din natin na ito ay babaliktad ng gusto, di ba? At saka talagang mapapasama doon sa mga umaalipusta kay PBBM, dapat nung pa tinaranta natin ito eh, di ba? Sabi niya, magpa-drug test kaya si Tanda. Di ba? Yun ang dapat magpa-drug test, no mga kaibigan. O uutuin pa taong bayan na kunyari ipinakita nung panahon ng prayer rally na yung penta nila itinatapal. O, itinatapal daw. Dahil sa kasinungalingan, ayun, na-stroke. Diba? So, kayo na humusga, mga kaibigan, kung ano. Pero, isa lang naman ang husga natin niya, peke ito. Diba? Peke ito. Ngayon, mga kaibigan, ito. Okay? Bago natin puntahan yung ating pangalawang pag-uusapan, ay nais ko lamang ipaabot po yung ating pakikidalamhati. Pakikidalamhati po sa pamilya ng Corpus, no, dahil itong si kasama ni si Ka Victor, no mga kaibigan,
Si Ka Victor Corpus ay pumanaw na po sa edad na 79. Yan. No, sa mga hindi nakakakilala kay Victor Corpus, mga kaibigan, ayan ha. No, pumanaw na po si Victor Corpus sa edad na 79. Siya po ay dati isang PMA-er. And noong 1970 ay pinangunahan po niya yung pag-raid doon sa ano, or not raid, kumbaga ramsak, no, ramsak doon sa armory ng PMA noong 1970. Dahil po sa siya ay naaralan at nakumbinsi ni Joma, no, matigan na sumama sa CPP-NPA. Tapos noong 1976 ay nahuli or sumuko, no, at nakulong ng 10 taon. Pagkatapos 1987, sa panahon ni Corazon Aquino, mga kaibigan, ay nabigyan ng amnesty. Pagkatapos ay nakabalik sa serbisyo. And bakit ko gustong samantalain yung pagkakataon na ipaabot yung ating pakikiramay sa Pamilya Corpus? Dahil alam nyo, mga kaibigan, ay para po sa kaalaman ng lahat, no? At yung kumbaga hindi po naka-appreciate sa ginawa nitong si Victor Corpus, ay malaki rin po ang naitulong ni Victor Corpus para buksan ng kaisipan, lalo na noong mga batang aktivista. Diba, na hanggang ngayon ay naniniwala na yung lalo-lalo na yung nangyari sa Plaza Miranda, na ito ay ang nasa likod nito ay ang ating si Apo Lacay, diba? Na kung saan ay pinatunayan ni Victor Corpus, mga kaibigan, na ang nasa likod, no, ang nasa likod ng pagpapasabog sa Plaza Miranda ay walang iba kundi si Joma Sison sa pakikipagtulungan po ni Benigno Aquino Senior, no, mga kaibigan. So yung ganung bagay, mga kaibigan, ay malaking bagay para mabuksan ang isipan ng mga kabataan, lalong-lalo na yung mga napapasama doon sa pagiging aktivista, di ba? And isa rin si Victor Corpus na nagpatunay, mga kaibigan, ng tunay na kaganapan noong panahon ng Marcelo. Bakit nagkaroon ng Marcelo? Bakit nagkaroon ng mga biktima noong Marcelo? Ay maraming ibinunyag itong si Victor Corpus, no? So, yung channel ko, and in behalf ninyo, mga kaibigan, na mga kaibigan dito sa channel ko, ay ipinapaabot po namin yung aming pakikiramay sa Pamilya Corpus. Okay? May you rest in peace. Okay. So ito, mga kaibigan. Bah, kinulang tayo ng oras. Kinulang tayo ng oras, mga kaibigan, no? At bukas na lang po yung isang... bukas na lang natin ituloy yung pagtalakay, mga kaibigan, no, sa isang issue, ha? Dahil mag-iisang oras na rin, ano, mga kaibigan. Yun! So... yun lang, mga kaibigan, ano, tayo ay mag-antabay lamang lagi ng ano. Actually, maraming mga kaganapan, no? Kaya lang ay iniisa-isa lang natin, no? Yung pag ano, yung pag pagtalakay doon sa iba't ibang mga issue, no, mga kaibigan. Bitin na naman, sabi ni Arnedo. Hindi naman pa. Meron lang po kasi ako, ano, meron lang kasi kasuhin. Eh, napasarap kasi eh. Ano magagawa natin? Napasarap yung pagtalakay dito kay ano, kay Maharlika, eh, di ba? Napasarap na napasarap yung ating ano, yung ating pang ano, pang bubwisit, ha? Imbis na tayo ang mabwisit, di ba? Eh si Maharlika na lang ang buwisitin natin, di ba? Biktima 147, nakahabol, shout out. Kumbag na dito, Boss Biktima 147, musta po, ingat, God bless. Always Boss Biktima, Victim 147, sabi ni Kabsat Makoy. And RIP General Corpus from Tita Carmen Lee, okay? Hindi mahanap si Kibloy, rapist, pumasok na sa NPA. Oo nga, no, mga kaibigan. Actually, ako ay nagbabasa rin at saka nanonood ng mga kaganapan dyan sa issue ni Kibloy. No, yun na lang, pwede nyo pagkwentuhan lang tayo ng konti, ano, mga kaibigan. Bitin na naman. Paboritong linya ng asawa. Uy, wag ganyan, no? Mahirap. Nixon Mendoza, mahirap. Kapag kaya na naging paboritong linya ng mga asawa, mahirap yan. Kinakailangan, wag tayong papayag na maging linya ng mga asawa natin. Parang may asawa. Ng mga asawa natin, yung ano, yung bitin na naman. Wag ganun, ha? Diba, no, Tita Joanna Piller? Wag ganun, ha? Wag mahilig sa bitin, ha?
Okay lang mabitin sa kwentuhan, pero pagdating sa ibang bagay, wag, no, wag. Alam niyo, nanonood ako ng ano, inaantabayanan ko rin niya, no? Yang kay Kibuloy, no, mga kaibigan. Ako'y nagtataka lang, di ba? Ito nga sabi natin, no? Ito sabi ko na nakaraan, di ba, nung kinontent natin. Sumuko na yung mga, ano, yung mga kasama doon sa parehas na kaso. No, sumuko na. Ngayon, pagka suko, may piyansa. So, pansamantalang nakalaya. Ayoko sabihin drama, ha, mga kaibigan. Ayoko sabihin drama, pero mapapawala lang, mawawala lang sa isipan ko yung salitang drama lang kapag ka itong si Kibuloy ay lumabas na. Pero ang nakakapagtaka, mga kaibigan, di ba, ay bakit hindi nila mahanap si Kibuloy? Di ba? Hindi pa ba nila nahahanap kung saan yung mga langgam? Kaya kasi yung nakulong ni Kibuloy, you know? Maraming langgam sa paligid ko na handa akong ipagtanggol. O, di ba? Nang sabi ni Kibuloy, hindi pa ba nila na nakikita yung mga langgam? Pwede naman magpain ng ano, ng matamis. Di ba? Para maglapitan yung mga langgam pagkatapos tanungin yung mga langgam kung nasan si Kibuloy. Di ba? Ibig sabihin na yan, no? Umihina ata itong ano. Madaliin nyo. Mga kaibigan, madaliin ninyo, ha? Baka mamaya. Ayun nga, matanong ko nga kayo, mga kaibigan. Kung halimbawa merong, ano, merong private jet plane. Di ba? May private jet plane. Pag sumakay ng jet plane, tapos umalis ng bansa, hindi naman dumadaan sa immigration, pero ano ko, dumadaan pa rin, di ba? Dumadaan pa rin, di ba? Maliban na kung meron kang ano, private na runway, di ba? Aba, yun ang wala tayong balita eh. Kung may private runway ba si, ano, si Kibuloy? Arang pagkakaalam ko, wala eh, no? Mga kaibigan. Pero ano sa palagay ninyo? Magkasama ba? Magkasama ba itong si Kibuloy at saka itong si Duterte? Dahil yung panahon ng pananahimik ni Kibuloy ay ni Duterte, kasabay din ang pananahimik ni Kibuloy, di ba, mga kaibigan? Nung nagpakita si Kibuloy, nagpakita rin si Duterte, di ba? Nung imbitahan nila, mga kaibigan, asan ba yun? Meron ba ako nun? Wait lang, ah. Nung kanila, etong tatlo na to, ay wala pa rin, hindi ko pa rin na-i-download. Saka ko nasasabihin yan. No? Nung imbitahan nila, yung mga, tawag dito, mga vlogger, di ba? Lumabas si Kibuloy, lumabas din si Duterte. So ngayon, hindi makita si Duterte, hindi nagpapakita din si Duterte, hindi rin lumilitaw si Kibuloy, hindi kaya magkasama. Yung kailangan din ng permission ng ibang bansa yung pagbaba nila sa airport. Ah, so malabo na, no? Malabo, ibig sabihin ay malamang sa malamang nasa Pilipinas pa rin, di ba? O baka nasa ano, nasa West Philippine Sea. Magkasama silang tatlo, si Bantag, si Pacquiao at saka si Mau Diggs. Pwede, di ba? O Bantag, Duterte at Kibs, magkasama lang yan, sabi ni Infinite Stream. Siyempre, di ba? Yun nga sinasabi ko, no? Hindi kaya, di ba? Pero, sabi nga natin, kasi ako na, ano, na bigla ko yung ano, yung may piyansa. Yung mga sumuko at saka hinuli, di ba? Nagkapagpiyansa. Sabi ko, ano to, drama? Di ba? Ang tagal-tagal naghintay ng hustisya noong mga nagrereklamo, noong mga naging biktima pagkatapos nung mahuli may piyansa, di ba? Pero anyway, pansamantalang laya lang naman yon. Kapag ka ikaw ay nasa pansamantalang laya, tanggal lahat ng karapatan mo. Wala kang karapatan bumiyahe, wala kang karapatan lumabas ng bansa, di ba? So okay lang din yon. At least madali silang matawagan kung sakasakali man, ano? Malamang magkasama sila, hindi man naghihiwalay ang dalawang yan, di ba? Magkaibigan nga eh, no, mga kaibigan. Pero ito ang maganda rito. I think napabilang na itong si Kibuloy bilang isang pugante. Diba? Ang lupit nun, mga kaibigan. Pugante. Fugitive. Nagpapakilalang anak ng Diyos pagkatapos pugante. Mahiya ka sa sarili mo. Diba? Mahiya ka sa sarili mo. Sumalangit na nga sa ilalim ng lupa ang tatlong itlog. Sabi ni Infinite Stream. Okay?
Imbag rabi, kabsat na ko, sabi ni biktima 147. Mga kaibigan, ha? So, yung isang issue natin, mga kaibigan, no, ay ito, pakita ko sa inyo, ha? Pero ito, bukas ko na po, no, bukas ko na, dahil may nag-message na po sa akin. Pakita ko na lang, no, mga kaibigan, yung isa pa natin pag-uusapan sana ngayon, eh, kaya lang, ay pinapos po ako ng oras. At ayun nga, eh, hindi ko rin pala na i-download yung hindi ko rin pala na i-download yung ano, yung thumbnail. No? So bukas mga kaibigan ay pag-uusapan natin itong ano, itong si Robin Padilla at saka itong si Gadon, no mga kaibigan. Dahil ito pa lang si Robin Padilla, dadaanin na yung ganitong kwentuhan din ang gagawin natin pagtalakay sa kanila bukas, no. Ito pa lang si Robin Padilla saka si Gadon mga kaibigan. Eh ano, kambal. Kumbal sila pating doon sa cha-cha. Bakit? Ano ba yung gustong isulong o gustong isinusulong at gustong baguhin ni Gilgadon sa cha-cha? Pag-aaralan natin bukas. Na yun din ang gustong mangyari nitong si Robin Padilla. No, pag-aaralan natin yung bukas mga kaibigan. Okay? Yung tungkol sa cha-cha at kung meron tayong maisisingit na iba pang issue, pag-aaralan din natin. Okay? Papa Cho, birada ka na din ha. Sabi niya, ano ba binira ni Papa Cho? malamang magkasama sila. Okay. Uy, pag sinabi niya magkasama at hindi naghihiwalay, ano ibig sabihin nun? Napapatanong lang ako sa mga comment ninyo mga kaibigan. Okay, maraming salamat po. Ingat tayo lagi. God bless mga kaibigan. And don't forget to share lang po itong ating video. No, umabot tayo kanina. Tama ba ako? Umabot tayo ng 70 kanina mga kaibigan, ano? Pakiiwanan na lang po ako ng like. Pakiiwanan ko ng like pagkatapos ay don't forget to share our video para sa ganun ay marami pa po yung makaalam. I-share niyo na rin do sa mga ano, sa mga troll. Diba, alam niyo kasi no, kung mga troll na bumibisita sa atin, alam niyo na iinis yan, na asar yan, no? So kung gusto niyo na mas lalo pa silang maraming na naaasar, i-share niyo sa kanila. Hoy, kayo na yung kayong tatlo ha na sumilip dito, i-share niyo doon sa mga kasama niyo troll ha. Huwag kayong papayag na kayo lang ang maaasar, kinakailangan niyo mga kaibigan niyo mga troll din ay maasar din, ha? Ganun lang 'yun mga kaibigan. So i-share niyo po 'yung ating video, okay? So maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat lagi, ingat lagi at God bless po. I love you. Aking Abus. Pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayan ng Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino.